Sa muling pag-init ng usapin tungkol sa national team dahil sa papalapit na tune-up games ng bansa laban sa ilang VNL teams, may isa na namang pangalan ang lumulutang na di umano bagong miyembro ng pambansang koponan. MVP daw ito sa PVL at PSL. Alamin natin kung sino. Pero bago yan mga ka-Vheadz, huwag kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para maging update kayo dito sa ating channel. Ilang araw na lang ay darating na sa bansa ang mga bigating teams sa iba't ibang bansa para sa inaabangang VNL Philippine Leg. Bukod sa mga aksyon, sa mismong VNL ay kabang-abang rin ang nakaset na tune-up games ng ating Philippine Women's Volleyball Teams kontra sa kapwa Asian countries natin na Thailand at Japan na magaganap sa June 11 and 12 respectively sa loob ng Phil Oil Flying V Center San Juan. Pero ang tanong ngayon ng marami ay kung sino-sino nga ba ang bubuo sa ating national team matapos ang disappointing performance natin sa katatapos lamang na SEA Games. Ayon sa mga usap-usapan sa social media, wala naman daw masyadong mababago sa national team lalo pa na ongoing ang UAAP. Mostly, mukhang mga professional players pa rin ang bubuo sa nasabing tune-up games ng bansa ngayong Hunyo. Bukod dyan, spotted rin daw ang isang pangmalakasang spiker na nakikipag-ensayo sa ating national team. Ayon sa mga Marites, si Creamline Cool Smashers opposite hitter and former PSL MVP and reigning PVL MVP Tots Carlos daw ay kasama na sa national team. Ayon sa mga insiders, spotted daw si Tots na nakikiensayo sa mismong national team ng bansa na posibleng kasamang i-lineup para sa tune-up games kontra sa mga VNL teams. Matatandaan na noong PVL Open Conference, tila iniispatan na talaga si Tots Carlos ni Brazilian coach George De Brito, lalo na sa kanyang mga pangmalakasang jump serves na alam naman natin forte ng mga Brazilian coaches. Bago pa lang ang SEA Games, gusto na ng karamihan sa mga fans na ikonsidera si Carlos sa national team after her explosive performance nga sa PVL. Hindi na ito napagbigyan dahil buo na ang mismong team na ipapadala noon sa training camp sa Brazil. Kaya ngayon, kung totoo man ang usapin na ito, ay marami naman sigurong fans ang matutuwa na at last may experience na ng 23-year-old Kapampangan ang bit-bitin ang bandila ng bansa sa seniors team. Muli, ito'y usap-usapan lamang at maghihintay pa rin tayo ng opisyal na anunsyo mula sa PNVF. So there you have it mga ka-Vheadz. Thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on upcoming videos.